sa lahat dyan mga pare ko. I hope na okay lang kayo dyan. Tayo rito, okay lang din. Medyo matagal din tayo hindi nakapag-upload ng linis sapatos segment natin. Pero ngayong araw na ito mga pare ko, isasabay na natin to. Maglilinis tayo ng Nike blazer. Yan, ito. Okay? Ito yung Nike blazer na collaboration with Stranger Things. Okay? So, ito siya. Okay? Kung mapapansin nyo, white lang siya, pero pwede itong i-peel, tapos susunugin mo, tapos lalabas yung kulay niya. Okay? So, ngayon mga pare ko, medyo nagamit na natin siya. So, ang gagawin lang natin, lilinisin lang natin siya ng konti. Dahil hindi ko siya gustong, or wala akong lakas ng loob para bakbakin to tsaka sunugin. So ngayon, ang gagawin ko lang is, papakita ko sa inyo paano linisin to. I'm gonna try to, susubukan ko yung, kasi iba yung texture niya ng nandito sa katawan niya. So, we'll try to clean using yung, Jason Mark natin. Ayan. Susubukan natin tanggalin, or try tanggalin yung mga dumi na meron dito sa katawan niya. Pero mostly, magkoconcentrate ako dito sa may midsole niya. Pero eventually, syempre, para mapakita natin kung talagang effective to si Jason Mark, try natin linisin yung body rin niya. Hopefully, hindi naman masira yung texture niya if ever na gusto natin i-modify to at bakbakin to, kagaya ng kung ano ba talaga ang dapat na gawin dito sa sapatos na to. But, yeah, so right now, simpleng linis lang tayo, and then ipakita ko sa inyo kung meron kayong gantong klaseng sapatos, paano nyo ito lilinisin using tong Jason Mark, or kung meron kayong ibang solution na pwede nyo gamitin. So anyway, ito siya. Mapapansin nyo. Okay? Medyo may kadumihan na rin talaga siya. Ayan. Okay? So hopefully, ang gusto natin makitang product dito is bumalik yung kulay ng midsole na yan na puti. Okay? Tapos, try nating linisin yung katawan din nung sapatos, and hopefully na bumalik yung kulay na as much as possible malapit-lapit dun sa original. Okay? Pero, yep, ito yung bago nating sapatos. Napakasarap na ito sa paamang pare ko. I would say, lamang pa rin ang Jordan 1 pag ginagamit mo yung forma. Pero pagdating sa comfort, I'm gonna go with this. Feeling ko mas masarap siya sa paa pag yung nilalakad compare sa Jordan 1, which is para sa akin, yung paa ko, which is flat-footed ako. Medyo masakit yung Jordan 1 pag yung tumagal na sa more than 3 hours na lakaran. Alam mo yung pag nag-i-stroll-stroll kayo sa mall, yan, hindi ko yan kaya ng sobrang tagal yung Jordan 1. Pero this one, I've tried it and it feels good. So, Nike Blazer, okay yan sa akin. So ngayon, ipakita ko sa inyo, linisin natin to, simulan natin siya sa unang pair niya na left. Okay? So, sa gagawin natin na to, kung mapapansin nyo, kailangan na natin dito ng lalagyanan. Okay? So, dito, lalagyan natin ito ng tubig. It doesn't have to be cold or hot. Depende sa inyo, kahit ano dun sa dalawa. Lalagyan natin ito ng konti lang. Yung tipong pag inilagay natin itong brush, which is yung gagamitin natin, hindi siya totaling hindi niya aapawan. Yan, ito. So, parang hanggang dito lang yung tubig niya kung itatry natin i-measure siya sa ganyan, okay? Hindi ako masyado magaling sa measure ganyan, pero ang basihan ko rito, yung tubig nandito lang siya, okay? So, ganoon ang gagawin natin. So, kailangan natin to, which is pag binili nyo itong pakete na to, kung mababalikan nyo yung unang upload natin ng pagbili ko nito at unang pag-upload ko ng unang linis natin, makikita nyo na meron siyang ganito, tapos may kasama na siyang ganyan sa pakete. Okay? So, ito yung solution. And then, after nyan, kailangan rin natin ng dalawang malinis na rug. Okay? Mas mabuti kung meron tayong microfiber cloth. Kung meron kayong ganon, mas maganda yon. Kung wala naman, kahit anong merong malinis kayong cloth, pwede na rin yan. Okay? So, simulan natin dito sa part na to. Okay? Dito tayo sa left shoe. Let's go! Okay, so ang gagawin lang natin, itong brush natin, i-dip lang natin siya dito sa tubig. Okay? Sa container na may tubig. Tapos,
Wisik-wisik lang natin ganyan. And then, gagamitin natin itong solution niya. Papatakan natin ng mga, siguro mga tatlo o apat na patak. Okay na yon. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Tapos, ibabalik ko lang siya ulit dito. Okay? Tapos, itaktak mong ganyan. Tapos, simulan na natin siya sa part kung saan natin gustong unang linisin yung sapatos. So, para sa atin, dito ko muna siya sisimulan. Sa side na yan. Okay? Pa-concentrate ako sa midsole. Okay? Bigyan nyo ng konting pressure, lalong-lalo na dun sa mga part na alam nyo na merong dumi. Kung saan kumapit yung dumi. Okay? Okay? Lagyan nyo lang ng konting pressure yan. So, may part dito na medyo makikita nyo yung dumi rito, yung line ng dumi niya. So, yan. Lagyan lang natin siya ng mas malupit na pressure. Hopefully, matanggal yan later. Okay? Pero, sa unang hagod pa lang mga pare, mapapansin nyo na kaagad yung effectiveness nung, ano, nung Jason Mark. Okay? So, kunin lang natin yung malinis nating ano. Okay? And then, punasan natin. Ganun lang kabilis mga pare. Kung hindi mo kailangang ibabad yan. So, kung mapapansin nyo, ito kaagad yung kinilabasan. Okay? So, ikot ako from here, pag ganyan, and then mamaya, tamaan natin yung katawan ng sapatos. Okay? So, ganun ulit. Kunin lang natin to. Patak lang tayo ng dalawa siguro. 1, 2. Okay? Tapos, balik lang natin ganyan. Tamaan natin dun sa part na gusto natin siyang tamaan. Okay? Ayan. So, tinatama ko na siya rito sa heel hanggang dito sa toe niya. Okay? Pero sa ngayon, midsole pa lang yung kino-concentrate kong tamaan. Okay? So, kagaya ng sabi ko sa inyo, iba yung material na itong Nike blazer na collab with Stranger Things dahil nga binabakbak tong ano na yan. So, try natin mamaya. Dahan-dahan natin itatry mamaya linisin yan kung makakayanang linisin yan. Okay? Anyway, so yan. Tapos, wipe lang natin. Grabe. Ibang klase. Pakita ko sa inyo mga pare ko eh. Yan ang kinalabasan. Parang bagong-bago na siya ulit. Ang laki ng pagkakaiba. So ngayon, since okay na tayo dito sa midsole niya, may mga konting marks, pero balikan ko na lang yung mamaya. Simulan ko siyang linisin dito sa may swoosh niya. Titignan ko kung ano yung reaction nung ano, nung tela, kung malilinis ba natin to hindi gamit si Jason Marks, okay? So, try pa rin natin. Okay, so patak lang ako ng dalawa ulit. Okay, tapos ibalik ko lang siya dito. Tak-tak. Tapos dito tayo sa swoosh niya. And then, ilalabas ko na siya ng konti. Okay, tapos punasan natin siya kagad. Okay, so ito yung kinalabasan niya mga pare ko eh. So hindi ko makita yung pagkakaiba nung ano, pero it looks better. Siguro dahil dun sa midsole na nalinis natin. Pero yeah, let's move forward. So natapos na tayo dito sa part na to. Didiretso ko rito hanggang dito sa tongue. Tapos sunod natin to. Tapos ito tayo sa likod mamaya. Okay, so try natin. Dalawang patak. Okay. Okay. Idadamay ko na yung tongue niya. Okay, tapos punasan natin. Okay. So, nagawa na natin to. And then, dito tayo sa kabilang side naman.
Lagyan natin patak, dalawang patak, okay na yan. Okay? Tapos, dito tayo sa side na to. Okay, tapos punasan natin siya kaagad. Okay, so ito yung kinalabasan niya. Okay. Tapos, dito tayo sa likod. Dito naman tayo sa likod. Dito sa may Nike logo niya. Try natin na, mapaputi natin ng kahit papaano yung logo na yan. Or yung white background ng Nike logo na yan. Okay? Tapos, punasan natin siya kaagad. Okay. Ayan, actually yung texture niya mga pare ko eh, mas malupit pa siya sa suede. Para siyang suede actually. Kasi nga, kagaya yung sabi ko sa inyo, itong collab ng Stranger Things, ang style nito ay pwede mo siyang bakbakin. So, itong white texture na yan is meant to be na pwede mo siyang mascrap and then you can burn it and then magkakaroon siya ng parang denim style sa loob niyan. Okay? So, blue yung style niyan sa loob. Anyway, so, nagawa na natin. Nalinis na natin. Ito yung kinalabasan niya. Actually, positive yung nakikita ko. Maganda yung pagkalinis natin. Dito sa may body part niya, hindi natin siya makikita. Ora mismo, right now, kasi nga, medyo iba yung texture niya. So, I think magsisink in muna yung tubig kanina or yung ginamit nating panglinis. And then, pag natuyo to, dun magmamanifest yung linis nung pagkakagawa natin. Pero anyway, eto siya. Effective. Okay? So, ngayon, try nating linisin yung kabila. Try nating linisin yung kabila, mga pare ko. Okay? So, yeah, let's do it. So, same thing. Lampata. Tapos, wisik-wisik mo lang na ganyan. Simulan natin sa midsole. Ako gusto ko sa midsole para makita ko agad yung kalalabasan. Okay, so after nyan, linisin kagad natin siya ng rug na meron tayo. Ah, pare ko, grabe talaga kung makikita nyo. Oh. Grabe yung linis. Okay, so ito yung kabila kung makikita nyo. Ito yung itsura. Okay? Ngayon, pasadahan natin siya. So, punta ako dito sa kabilang side. Tapos, yung toe at saka yung heel niya. Gawin na natin ngayon. So, dalawa lang. Okay? Tapos, simulan natin dito. So, tatandaan nyo, pagdating sa mga may mga dumi, medyo maglagay kayo ng konting force pag yung kinikis-kis nyo siya or binabrush nyo siya hanggang sa mawala yung dumi na yun. Okay? So, kunyari, ang sapatos nyo ay matagal nyo nang hindi nililinis at matagal na rin yung mga mark doon. I would suggest, kung mapapansin nyo yung mga nauna nating mga video, may mga sapatos talaga tayong hindi nakuha ng isang linisan lang. So, ibig sabihin, pwede mong balikan na lang ulit yan. Or you can do 2 to 3 times mong gagawin yung process na to and then you will see na konti-konti mawawala rin yung mga mark na nandyan. Lalo na yung mga, nung nilinis ko yung Vans ko na taon na rin ang lumipas bago siya nalinis. Ayan, medyo may kahirapan din yung pagtanggal. Yeah, sometimes it takes 2 to 3 times para matanggal yan. Pero dito sa blazer natin na to mga pare ko eh. Isang beses lang mapapansin nyo naman. Parang bago siya kaagad. Okay? So, ganun ulit ang process natin sa katawan naman. So, mga dalawang patak lang. Yan. Tapos, simulan natin. Sa swoosh niya muna.
Kung gusto mo ng bula, sausaw mo lang ng konti, tapos linisin mo lang siya ulit. Maraming mga tao or maraming mga shoe collector or yung mga nag-uumpisa dyan, natakot silang maglinis ng ganito kasi hindi nila paano yung proseso. Pero kung mapapansin nyo rito, kaya natin ginawa itong segment na to para mapakita ko sa inyo na kayang-kaya nyo rin yung gawin. Yan. Hindi nyo na kailangan pumunta sa expert para gawin yan. At unless yung sapatos nyo is talagang isa sa mga investment nyo na malaki talaga ang pera na nilagay nyo and you don't want to, alam nyo yun, ayun yung sirain. Kung hindi kayo kumpiyansa sa sarili nyo na maglinis, dadalhin nyo talaga siya sa mas professional, okay? Pero ang purpose ng video natin na to is para mapakita ko sa inyo, lalo na sa mga specific na mga shoes na nililinis natin, na kaya nyo itong linisin. At ganito yung proseso na pinapakita ko sa inyo gamit si Jason Mark na solution, okay? At ganun din para sa mga old school dyan, kasi marami ako, kahit ako noon, nag-uumpisa ako noon dati, may mga sapatos kami noon dati, the way na nililinis namin, nilalabahan talaga namin para ka naglalaban ng damit. Okay? So, hindi pala ganun dahil humihina yung glue niya sa gilid-gilid. Okay? So, eventually, akala mo, nalilinis mo yung sapatos mo, inaalagaan mo, pero sa totoo lang, nadadamage mo yung sapatos mismo. Okay, so lalo ngayon, alam niyo naman, sa sneaker world, yung mga nangongolekta, hindi na biro yung presyo ng mga sapatos ngayon. Libo-libo rin ang sapatos. So, gusto ko rin na mag-ingat din kayo kung sakaling hindi nga kayo kumpiyansa sa paglinis ng sapatos nyo is try to find somebody na mas may alam sa ginagawa niya para linisin yung sapatos. But this is a guide for you guys kung paano linisin ang Nike Blazer, okay? Sa pagkakataong ito, ang pinapakita ko sa inyo is yung Blazer Nike na collaboration with Stranger Things. Okay? So, tinatry natin linisin itong katawan. Actually, this is my first time para linisin ito. Kukuha ko lang ng sapatos rin na ito. At medyo madumihin yung ano, yung texture o yung balat na to, okay? Kaya I am trying dahil hindi ako masyadong kumpiyansa sa pagbakbak nitong ano na to, itong katawan niya, which is yun yung talagang ginagawa rito sa nilabas na Stranger Things na to. Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, itong white portion na yan ay nababakbak, sinusunog para lumabas yung denim na look ng sapatos na to. Okay? So, ito ay experimental natin, pare ko, na linisin natin siya with Jason Marks, yung katawan niya. Tignan natin kung ano yung magiging itsura niya, lalo na pag natuyo siya. It looks perfect, mga pare ko. Mukhang effective naman. Okay? Dito na tayo sa likod. Okay? Ilang patak lang. Tapos, start tayo rito sa may Nike logo. Actually, itong Nike logo na ito, nababakbak din yan. Pag binakbak mo yan, lalabas dyan yung logo ng Stranger Things. Okay. So, siguro sa isang episode or isang ano natin, isang vlog natin, ipapakita ko sa inyo, kung magkaroon ako ng lakas ng loob na bakbakin ito, ipakita ko sa inyo ano yung itsura na itong Stranger Things na ito. Alam ko si Sir Carlo Opley noon, nagbakbak siya ng Stranger Things na I think Cortez yung sa kanya eh, yung nilabas na Cortez ng ano ng Stranger Things collab, and I think hindi rin naging maganda yung kinalabasan nung ano nung ginawa niya, and eventually ipina-custom niya sa ibang mas kumpiyansa na artist and naging maganda naman yung kinalabasan, okay? So yeah. But anyway, mga pare ko, ito ang kinalabasan niya sa paglinis natin ngayon. Ayan. Para na siya ulit na bago. Bagong sapatos. Okay? Pwede na ulit siyang ipangharabas. Okay? So, pakita ko sa inyo na malapitan yung ginawa natin. Pero we are done. Okay? So, ito na siya. Let's go!
pare ko. So, natapos na tayo. Ito na siya. At naging successful tayo mga pare ko sa paglinis nito. Ayan. Okay. So, hopefully mga pare ko naging malaking tulong to para sa inyo kung sakaling meron kayong sapatos na Nike Blazer. Ayan. So, nagkataon lang ng Nike Blazer natin ay collaboration with Stranger Things. So, meron siyang ibang texture dito. Kung leather ito, kung meron kayong sapatos na Nike Blazer na leather, mas madali siyang linisin. Kung may suede naman, halos pareha sila ng texture nito. But anyway, pinakita ko sa inyo yung process and huwag kayo matakot na linisin siya or put your hands to clean it kasi possible siyang linisin mga pare ko. At kung makikita nyo naman, yan ang kinalabasan sa paglinis natin ngayon. Napakasimple mga pare ko at napakadali lang. Okay? Anyway, I hope na nag-enjoy kayo rito and maraming salamat sa pag-tune in nyo rito. Don't forget to like kung nagustuhan nyo itong episode natin na to. And syempre, mag-comment down below kung meron kayong mga katanungan, kung meron kayong mga requests, kung meron kayong mga sapatos na meron kayo dyan na hindi nyo lang paano linisin at gusto nyo bigyan natin ng run dito kung paano natin pwedeng linisin at ipakita ko sa inyo. Just post your comment down below. Okay mga pare ko? At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, don't forget to subscribe. Kung paano mga pare ko? Kita-kits tayo next time.